Tingnan natin kung makapag-vlog tayo na maayos sa Baguio kasi ang sabi ng isa kong friend, sobrang daming tao, sobrang hirap sumakay, humanap ng taxi, mga ganun. Sobrang packed, sobrang crowded. So tingnan na lang natin kung makapag-vlog tayo ng isang whole vlog na lang para sa Baguio trip natin o kaya dalawang separate vlog. Alright, pero syempre, Baguio yan, intro muna tayo. Let's go! So, isang mabilis na bus tour tayo. Okay, so ito, sobrang narrow niyan. Yung daanan niyan, siguro mga 12 to 13 inches lang yung way. So, yung pasukan na, sobrang hectic. Kanya-kanya kayo dyan, walang nag-assist. Pero okay lang yon. Ayan sila ate, pasok dito, pasok doon. Tapos yung bus attendant na dead ma lang. Hindi, joke lang. Tapos itong space na to ay lang space for your personal belongings. Tapos sa footrest, yan, pwede mo siyang i-flip. Tapos dyan naman yung chinelas or sapatos. Tapos dito naman, pwede mo ilagay yung snacks mo dyan at saka yung water bottle. Speaking of snacks, si kuya mo nagbibigay ng snacks yan at saka tubig. Ayan siya, Monday na chocolate na cupcake at saka tubig. Tapos si kuya mo, hiningi yung Instagram ko. Na joke lang. hiniram niya yung phone para i-enter yung wifi password. Siyempre, yung wifi, i-speed test natin yan. Ayan siya, download 20.6 and then upload 15.0. Saktong-sakto lang yung bilis. Kung malobat kayo, andyan merong charger ng USB-C at USB-A. Tapos ito yung pailaw nila sa bus. Tapos meron silang curtain for privacy. Kabilaan din yan. Tapos ito naman yung AC nila. Each cabin meron silang ganyan. So natitiklop mo siya. Tapos yung temperature ng bus, saktong-sakto lang, hindi masyadong malamig, hindi masyadong mainit, sakto lang. Tapos yung room light, nakokontrol mo din yan. Yung naka-flat na yung bed natin, kasya pa rin yung mga personal belongings, pero dapat ganyan lang siya kalaki, saktong-sakto lang. Tapos yung haba ng bed is 68 inches or 5'6 tall. Okay, hanggang dun lang. Ako, hindi ako kasya dyan kaya nag-bend ako, so nasisikipan talaga ako. Pero pag nag-side view ka na, okay lang naman, pero hindi pa rin ako sakto. Pang 5'6 lang talaga siya. Yan, tapos tawa ko ng tawa dyan kasi pinagkakasya ko yung sarili ko. Well, sa nanimun ako pinagkakasya ko yung sarili ko kahit hindi na ako gusto. Wow! Tapos yung height naman niya is 27 inches. Yan. So, hindi pa rin talaga ako kasya dyan. Tapos yung lapad niya is 19 inches. So, si Steve hindi siya kasya, so ayaw niya. Smooth naman yung travel. Tapos sila kuya mo chill lang. Kain-kain lang ng mais. Tapos chinek ko na yung bathroom dyan. And meron silang sink. Tapos meron silang bidet. Tapos yung space niya sakto lang para mag-urinate lang talaga. Tapos meron silang tissue. And then trash can. Tapos meron silang pasalamin dyan. Tapos tinesting ko yan, sakto lang din. Tapos hindi ka talaga pwede maglakad ng maayos dyan. Patagalid lang talaga kasi may mga nakusling hita or siko or kamay or ulo. Yan. So tinesting ko siya. So ganyan talaga yung lakad yan. Yan. So kagising ko lang yan, minukbang ko na lang yung mga pinagbibigay ni kuya. Kung pwede bang umulit, hindi na yata, okay? Kasi humingi ako noon, sabi ni kuya, hindi na po pwede, sir. Sabi ko, edi don't. And kung recommended ko ba siya, i-recommend ko siya para sa mga payat at saka sa mga 5'6 pababa yung height. Kung medyo malaman ka, hindi pwede kasi hindi ubra kasi sobrang narrow nung higaan. Kung nakakahilo ba yung biyahe, sakto lang, hindi ko siya naramdaman kasi tulog ako noon. Pero I suggest sa ilalim yung i-book nyo. Add numbers, yung sa taas naman, even numbers. Mas less yung motion. Kasi yung sa taas, andun yung motion niya. So may hilo ka talaga. Si Steve actually nahilo siya. A frequent traveler ako sa Baguio. Joy bus, regardless private or regular bus. Hindi ko na-feel. Ngayon ko lang to na-feel. Nasusuka ako na nahihilo ako. Siguro dahil nasa gitna, tas nasa taas pa. Ang laki ko pa. Yan, sana nagustuhan nyo yung super bilis review natin. Mabilis na mabilis lang yan. Yan, so online ka lang magbubook, type mo lang Victory Liner. So after 4 hours, nasa Baguio na tayo. Room tour na tayo ng The Manor. Let's go! Ito yung main door natin. Pag naglakad ka ng konti, meron tayong full-size mirror dito. Ayan siya. So, hindi na natin yung titignan.
Lakad pa tayo dito ng konti, meron tayo bathroom. Kasi meron tayong main bathroom dun sa loob ng room natin. So, ayan, meron tayong sink. And tapos, ito yung toilet natin. Ito yung pwede rin maligo dito sa extra bathroom natin. Meron tayong shower, tapos body wash and shampoo. And dito sa gilid, merong bath towels. So, paglubas ka ng bathroom 1, and makikita natin yung living area natin, yung living room. Ayan, so meron tayong table dito. Anim ka siya, walo. Ang ganda, glass pa siya. Sound check. Meron tayong 8 na chairs. Tapos sa tapat noon, or sa gilid pala, meron tayong kitchen, mini kitchen. Yan, ito yung, ano ito? Pangkape. Kettle, electric kettle. Oh, Nespresso din sila. Ayan, yung Nespresso. Okay, tapos mga mugs. Tapos meron tayong sink, complimentary water. Ito siguro may bayad na yan. Tapos, meron tayong microwave. And tapos sa taas banda may mga cabinets. Tingnan natin, walang laman. Ito. Wala din. And tapos sa baba naman meron tayong mini fridge at saka mga cabinets. Tingnan din natin to. So meron tayong Gatorade, Coke, and tapos sa dining table pala, meron silang complimentary snacks. Ayan. Mani. Ayan. Granola. Meron silang gummy bears at saka gummy worms. Ang presyo niya, 140 pesos isang ganito. Tapos itong teddy bear, binibenta siya, 600 pesos. Okay, pa-screenshot na lang, ma'am, sir. And so, lakad na tayo dito sa bedroom. Bilisan na lang natin. Ayan. So, pasok. Ba-bam. Master's bedroom. Merong lamp, side tables, dalawang chairs, and maliit na coffee table. Tapos dito yung study table natin pag mag-edit tayo mamayang gabi. Tingnan natin kung may oras. Tapos sa gilid niya meron tayong TV. Ayan. May TV ulit. TV number 2. Drawer, siguro mga empty to. Hanap lang tayo ng safe. Walang safe eh. Wala. Last one. Sabihan, wala din. And then sa gilid ng TV natin, dito na yung dresser natin. So, open lang natin. Ayan. So, meron agad plancha. Bathroom. Tapos, nakita ko na yung safe sa kabilang door. Sa kabilang sliding door ng dresser. So, ito na yung safe natin. Sa gilid ng bed natin, nandito yung bathroom number 2. Okay. Same-same lang ng bathroom number 1 natin. Ito, meron tayong toiletries. Yan, bed test tayo. Malambot. Tapos meron tayong apat na pillow. Okay, so yung kabuuan ng room tour natin so far, maganda naman siya. Yung presyo, ilalagay ko na lang dito sa gilid. Tapos siguro itutour ko rin kayo dun sa property kasi lumibot ako kanina. Maganda siya, malaki. Samahan nyo kami para sa vlog na to sa buong tour natin sa Baguio. Hi guys, so nasa SM na tayong saya. Daming tao. So ang agenda muna natin, since naiwan ko yung charger ng camera sa Philippine Airlines sa aeroplano mismo, bili tayo ng charger muna. So kasama natin si Steve, yung pinaglisa galit. Kabisado daw ni Steve. Lagi kasi siya dito eh, parang ano, thrice a year. Ganyan. Thrice a year daw. Ganyan. Anak yan ng ano eh, ng pulis. Tsaka, ano ngayon? Kagawad na siya. Congrats niyo sa comment section. Ano? Ito yung tsura ng SM. So nag-crack pala itong cellphone natin, yung privacy protector. So bili tayo dito, ang presyo ng privacy protector, 1,200. So tapos lang natin maghanap ng charger ng camera, ng battery ng camera. May nakita na tayo pero tinitesting pa. Iniwan natin doon. Okay, kasi yung charger niya, Canon charger kasi yun eh, so rare siya. So parang in-order pa siya, tapos matagal darating. Okay, so buti na lang minahanap tayo, ang presyo niya, 350. So iwan natin yun. Dumating na yung order natin. Yung famous nila na pasta tuyo in olive oil. Tsaka yung wings nila, garlic wings. Tapos yung T-bone steak. So, meron silang provided na gloves. Isang gloves lang ako, par. Patulan na natin yung wings nila. Anong flavor to? Honey garlic. Honey garlic. Sarap nga. Kamusta po, Dredd?
sarap sa beer. Yung rate ko sa kanya sa manok, 8.5. Next, pasta. Sarap. Try na natin yung T-bone. Sakto lang. Okay, so tapos ng ating kumain. Yung review natin doon, overall, masarap naman siya. Recommended. Okay? So, ito palang SM. Wala siyang aircon, no? Wala siyang aircon. Wala siyang aircon. Kasi malamig na talaga. And, yun, pag umulan, lugi yung negosyo. Ano? Maandun. Pag sobrang lakas. Okay. Pag sobrang lakas daw, baha. Baha dito sa loob. Tinignan natin yung sky deck ng Baguio sa gabi. Daming ilaw, dami rin tambay. Maganda naman siya. Yung degree ngayon, yung weather, ayun siya, lalagay ko na lang dito. So, uwi muna tayo, pahinga kasi gabi na eh. Mag-edit pa tayo at saka lalabas tayo, punta tayo ng night market mamaya. Yung night market, pwede ba sa umaga yun? Bago tayo mo, bibili muna tayo ng kape. Si Steve, bumibili na siya. Medyo maraming tao sa mall. Ang oras ngayon, mag 8 PM na. Tapos yung pila sa labas, sobrang haba. Yung taxi. Right? Tapos, ang ginagawa natin ngayon, nag-order tayo ng Uber. Uber na naman. Grab. Grab pala. So, antay-antay lang tayo. Oo, oh, hanggang labas. Sana magkano nga ang additional sa Grab? 30 ba? Hi guys, so quick update na tayo. Nagpahinga lang kami ng mga 2 oras. Mamaga pa yung mata natin. No? So, punta tayo ng night market. Ang oras ngayon, almost midnight na. Abang lang tayo ng Uber sa labas. So, kaya alam ko si Steve, nag-order na siya ng Uber. Yung night market naman hanggang 2 AM. So, punta natin. Ang ganda dito ng Christmas decoration ng hotel na ito, The Manor. Thank you! Dito na kami. Okay. Bibili ba tayo dito? Oo, oh, mag-food trip. Food trip daw. Sabi ni Jigs, maganda daw. Di mo na nilalating. Ang ganda nga. Sakto yung punta natin. Konti na lang yung tao. Pag mga 9 PM tayo pumunta dito, bakbakan na. Kasi siksikan talaga. And naman kami din sa isang store. Puro jacket. Sweater, $200. $200? $200. $200. Nalampasan na natin yung night market ng mga ukay-ukay dito tayo sa food trip. Ganda ng punta natin, no? Wala masyadong tao. Grilled balut. Oh, the fields we go. Paa. Isaw. Isaw to ng manok o baboy? Manok. Tining plana ni Steve. Sweet and sour. Sarap ng hotdog. Walang ganito sa manok. Image mo sa'yo. Sarap. 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 Masarap yan. Image mo. Masarap. Si Ben shawarma mo. Sarap. De. The horse was leading land. Misfortune seemed his lot. We got into a drifted boat. Cheese balls. Baguio, Night Market Cheese Balls, Super Bilis Food Review.
Ito kwenta. Isang karton. Ito. Lobster balls. Lobster ball. Mm. Pwede. Masarap. Mm-hmm. Fish cake. Mmm. Grabe yung fish cake. Pagtas ko kumain ng isaw, para may gumuguhit na dito sa tiyan ko. Si Steve yung taga-ubos natin pagkain. Naubos niya lahat. Galing! Ano na next natin? Balert? Balert! So kumakain kami dito sa Gedli kasi yun lang yung space. Tapos yung shawarma ni Steve di niya makita. Sarado na yata. Medyo late na kami. Pero okay lang. Awit yung ibang kumakain dito. Ginagawa nilang fine dining. Pagtapos nila kumain dun sa Gedli, iniwan lang nila yung basura nila. Thinking na merong basuran sa gilid nila. Diba? Ibang level. Teri ka na? Yes po. Padugdag ng cheese ko yan. So, sweet corn tayo. Yung balut kanina, hindi pala nag-roll yung camera. Pero close na rin sila. Isa lang yung binenta nila dun. So, ako kumain ng yellow. Tapos si Steve dun sa ano? Sa daga. Nandito tayo sa Gedli. Daming cheese. Yeah, so tapos na tayo mag-food trip. Masarap naman. Maayos. Okay lang. Sakto lang. So gagawin natin ngayon. Labas tayo ng lugar na to. Tapos yung oras ngayon, pumunta kami. Andito kami ng 11:15. Saktong-sakto lang yung oras. Konti yung tao. Tapos, konti yung pila. Pasok muna tayo ng 7-Eleven, guys. Bili tayo ng chippy na red. Ayan. At saka yung cheese ring. Kasi yung kanina, yung sa bus, si ate girl, cheese ring yung pagkain niya, parang bango-bango ng cheese ring. Eh, ingiter tayo eh. Bili tayo ng cheese ring. The horse was lean and land. Misfortune seemed to